ang pandemic po na ito ay nasubok ang ating pong spirituality, kung ito nga po ba'y totoo, or matibay, matatag, malakas, o kung gaano po ba kalalim ang pundasyon nito. Ito rin pong lockdown na ito ay nireveal ang tunay na desire ng ating pong mga puso, kung ang Mesyas nga po ba ang desire ng ating puso, o ang mga bagay sa sanlibutan na ito. Na-reveal din po nito ang tunay nating pagkatao, kung tayo po ba'y magpapatuloy pa rin tapat sa paglilingkod at pagsamba sa ating Ama sa kabila po ng paghinto ng worship service ng physical o pag-congregate ng church. O ikaw din ba ay huminto na sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya? Samahan niyo po ako sa araw na ito upang madiskubre po natin kung ano po ba itong second powerful discipline na kailangan nga po natin ngayong last days upang tayo'y manatiling tapat at nakatindig sa ating pananampalataya, paglilingkod at pagsamba sa ating isang Ama sa Langit. Ako po si Pastor Rodney at welcome sa ating online worship service. Last week po ay napag-usapan po natin yung first powerful discipline na kailangan po natin ngayong last days na ito para tayo po'y manatiling nakatayo no, sa ating pong pananampalataya at yun po ay pang pagkakaroon ng malaki pero ganoon din po ng malakas na pananampalataya. So hindi lamang po kailangan natin ng malaking pananampalataya, kundi kailangan din po natin ng malakas, matipay, matibay at matatag na pananampalataya. Ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ay yung pong pangalawa, yung second powerful discipline. At ito po yung nagbibigay ng substance doon sa ating pananampalataya or faith po natin. Ito po kasi pwede natin i-consider na ito po yung pinakamahalagang composition o sangkap ng ating pong pananampalataya. Actually po, ito po ay parehas na nasusubo katulad ng ating pananampalataya. Either ito pong pandemic crisis na ito or sa mga huling araw na ito. Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay maaring hanggang ngayon, you are keeping, ikaw ay nanghahawakan pa rin dito, nakakapit ka pa rin po dito, o maaaring halos mawala na ito sa iyo, o baka nawalan ka na rin nito. So, excited na po ba kayo kung ano pong ang second most powerful discipline na kailangan po natin in these last days? Tingnan po natin ang ating mga talata. Sabi po sa Hebreo 11 verse 1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So kung ang faith po ay yung daw pong assurance of things hoped for, yung mga bagay na inaasahan daw po natin. No, therefore, ibig sabihin, kung ito yung pag-asa mo, kung ito yung inaasahan mo, ibig sabihin, pagka po tayo nawawalan na ng pag-asa, may posibilidad na nawawalan ka na rin ng pananampalataya or vice versa. Kapag nawalan ka naman po ng pag-asa, dahil yun nga po ang sangkap ng pananampalataya, therefore, malamang nawalan ka na rin ng pananampalataya or vice versa. Pero kung hindi ka naman po nawawalan ng pag-asa, patuloy ka pong nakakapit dito kahit pa ho anong mangyari, kahit pa ho anong dumaan na pagsubok sa iyo, then maaari pong yung pananampalataya mo ay manatili pa rin pong malakas, matibay, matatag na po, at hindi po natitinag. Naniniwala po ako na itong dalawa po nito, itong faith and hope, ay parehas pong nasusubok during this pandemic crisis sa marami pong kaparaanan. Maaring yung ilan po sa atin sa panahon po ng pandemic na ito, maaring
iba po sa atin, tinamaan na po mismo ng pandemic na ito. O baka yung family nyo po ay tinamaan ng pandemic na ito. Maaring ilan po sa atin ay namatayan, have lost a loved one, maaring kaibigan, kamag-anak, o pamilya. Ako po, marami po ang kaibigan, kabatchmate, na umano na rin po. Maaring ang ilan po sa atin, nasubok din ho ang kanilang finances na mawalan sila ng trabaho. O maaaring yung iba ay nawalan nga ng trabaho, nagtayo naman ng business, but yung businesses nila ay nag-fail, o yung kanilang kumpanya ay nagsara, yung businesses po nila ay nagsara. So some, may maaaring yung iba naman po, talaga ginawa na po nila lahat. Meron po ba rito, ganun, ginawa mo na lahat. But still, lahat po na yun, nabigo ka. But despite all these negative things na nangyayari po sa paligid po natin, ang tanong po ay paano ka ba nito naapektuhan, itong mga sitwasyon na iyong pinagdadaanan ngayon? Nararamdaman mo po, niyo po ba na parang kayo'y nawawala na ng pag-asa? Meron po ba rito naramdaman mo na parang gusto mo nang mag-give up? Parang gusto mo nang sumuko? Or ikaw ba yung tao na hindi ka nawawalan ng pag-asa? Sa halip, lalo ka pang kumakapit ng matibay, lalo ka pang lumalakas habang ikaw'y nakikipaglaban sa lahat ng negativity na nangyayari sa paligid mo. Meron po bang ganun dito? Pero tingnan po muna natin, ano po bang ibig sabihin? Ano po ba ang hope? Ang hope po, sabi po, ay hope are things yet to be seen. Hindi mo pa siya nakikita. Pero inaasahan mo that you are expecting to happen. Inaasahan mo na ito yung mangyayari, whether near or far future. Ito man ay malapit o malayong sa hinaharap. Sabi nga po doon sa Roma 8, 24 and 25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. So yung po palang totoong may pag-asa, marunong magtiyaga na maghintay hanggat hindi nila nakikita yung kanila pong inaasahan. So there is a saying, meron nga pong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Diba? Alam po natin yan. Pero alam niyo po, para sa akin, kabaliktaran po, para sa akin, habang may pag-asa, may buhay. Bakit po? Tinan niyo po ha. Napansin niyo po ba na karamihan po sa mga suicidal o sa mga nag-suicide, kadalasan po sa kanila ay dahil nawalan na sila ng pag-asa. Meron naman silang buhay, pero dahil sa kawalan ng pag-asa, gusto na nila yung kanilang buhay ay huminto o tumigil o mamatay na lamang sila. Karamihan din po sa sicknesses, diseases, even cancers are mostly due to lack or loss of hope. Nawalan na rin po sila ng pag-asa, kaya nagkaroon sila ng stress, at dahil po doon bumaba o bumagsak ang kanila pong immune system. So yun po palang pag-asa, tinuturuan po tayo nito kung paano po tayo maghihintay at kung paano po tayo magpe-persevere o magtsatsaga sa atin pong paghihintay. At upang sa gayon, patuloy po tayong lumaban sa buhay na ito kahit pa po gaano kahirap ang ating pong mga pinagdadaanan at paanong mangyari sa ating buhay. So we may not know, hindi po natin alam kung kailan mangyayari yung ating inaasahan, pero willing kang maghintay. No matter what, kahit po gaano ka katagal, maghintay dahil hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hallelujah. So naniniwala po ba kayo that
there is something great na pwede pa palang mangyari sa iyo sa kabila po ng mga pandemic crisis na nangyayari sa paligid po natin ngayon. But the question is, no, saan po ba natin inilalagak yung ating pong pag-asa? Kanino po ba natin ito nilalagay? No, inilalagak yung ating pong pag-asa nito. Alam niyo po, kadalasan po pala, ang dahilan po pala kung bakit maraming tao nawawala ng pag-asa is dahil yung kanila pong pag-asa ay inilalagak po nila sa maling lugar, sa maling bagay, sa maling tao. Marami pong tao ngayon, lalo na po sa pinagdadaanan po natin ngayon, ay yung po kanilang pag-asa, iniligay nila, inilagak po nila sa gobyerno. Which alam po naman natin, ito pong government, maaari po tayong biguin ito at nakita na rin po na ito many times sa history. Marami rin pong tao, nilagak po nila yung kanilang pag-asa sa ekonomiya na nakita din po natin maraming pagkakataon. Lalo na po sa panahon natin ngayon na ito'y bumagsak na kung saan na napakarami pong kumpanya, kahit po malalaking kumpanya ay nagsarahan at dahil po doon marami pong nawalan ng trabaho. Po. Marami din pong tao, nilalagak po nila yung kanilang pag-asa sa kanilang kapwa, sa tao na hindi rin po perpekto tulad po nila. Kung kaya nga po, meron pong diba, salita na paasa. Yan, diba, meron po ba kayong kakilala na paasa? Yan. Tag nyo na po siya ngayon, i-share nyo po itong ating watch party na ito para marinig po niya. Alam nyo po, bakit po sila paasa? Dahil po may mga tao na naglalagak ng kanilang pag-asa o umaasa sa mga tao o maling tao, kaya po sila nagiging paasa. Yun po pala yung dahilan. So because, yun nga po, nilalagak, you are placing your hopes on the wrong people, kaya po sila nagpapaasa. Pero sabi nga po sa Awit 33, verse 20, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya. So ayon po dun sa ating verse na ito na binasa, siya lamang daw po ang ating pag-asa. Ibig sabihin, wala na pong iba tayo dapat na pinaglalagakan o inaasahan, kundi siya lamang po. Kasi siya lamang ang ating pag-asa. Sapagkat yung iba po, pwede tayong biguin, pero hindi ang ating Ama sa langit. Naalala niyo po yung pong kwento doon po sa parable, yung pong talinghaga noong babaeng balo at yung pong unjust na hukom, unjust na judge. Sabi po doon sa Luke 18:2-7, ito mo yung kwento na yon. Sinabi niya sa isang lungsod, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Yan po yung klase ng judge. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So lagi po siyang pumupunta sa hukom, ang kulit po niya. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ang tagal po. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Siguro ayaw niya humahay blood. No. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. So ito po ay isang istorya ng pag-asa. Na kung saan, ito pong babaeng balo nito, hindi po siya nawawalan ng pag-asa sa kabila po ng ang hukom na kanya pong nilalapitan ay masama, sabi po ng ating Panginoon, ng ating Mesiyas, masamang hukom ito. Pero dahil hindi po siya nawawala ng pag-asa, at alam po niya ito lang pong hukom na ito makakatulong sa kanya,
ay patuloy po siyang lumalapit dito araw-araw lagi, at dahil po doon ipinagkaloob sa kanya ang kanyang inaasahan. How much more ang ating mabuting Ama sa langit? Hindi po niya kaya ipagkaloob sa iyo ang iyong inaasahan na lagi mong idinadalangin sa kanya araw at gabi. So mga kapatid, ano po, tayo po kaya, saan po ba natin inilalagak ang ating pong pag-asa? Ikaw po ba, how about you? Kamusta po ba ang iyong pag-asa? Ikaw po ba ay huminto na sa pananalangin, sa paghiling sa ating Ama sa langit, sa iyong inaasahan sanang mangyayari sa buhay mo? Or ikaw ba'y patuloy na nagtsatsaga, no, at hindi po nawawala ng pag-asa na balang araw ay pagkakaloob sa iyo ang kahilingan mo sa ating Ama sa langit? Mga kapatid, kumapit ka lang sa iyong pag-asa. Sabi nga po, push, no? Never stop praying until something happens. Lalo na po kung ikaw ay umaasa sa ating Ama. Patuloy ka lang manalangin hanggat hindi mo nakukuha ang inaasahan mo na tiyak na ipagkakaloob ng ating mabuting Ama sa langit. Another frustrations po ng maraming tao ay kung kapag ka po sila ay kumakapit o pinangahawakan po nila yung mga pangako ng mga tao o ng iba sa kanila. O siguro po ay kumapit ka na po sa pag-asa o sa pangako, no, ng, naalala niyo po yung relief agad, yung app, no, na kung saan ay doon daw sabi magkakaroon na daw po ng ayuda agad, relief agad, mula po yun sa government. And still, ano po nangyari din sa relief po niyo po sa ayuda niyo? Na agad na. No? So lahat po ng stocks mo, lahat ng ipinagkaloob sa iyo, ng unang ayuda, no, pagdating dito sa relief agad, ano po nangyari sa ayuda mo? Nasagad. No? Sa halip po na relief agad, nasagad po iyong ayuda. Bakit po? So to place our hope in our Father in heaven, pagka po inilagak mo ang iyong pag-asa sa ating Ama sa langit, ay inilalagak mo rin po ang pag-asa sa kanya pong salita. Hindi niyo po pwede paghiwalayin yun. Kung ano po yung pangako niya, yun din po ang iyong pinanghahawakan. So, maaari pong pinanghawakan niyo po yung pag-asa o yung mga pangako ng mga politiko. No? Yung, lalo na po yung mga binoto mo na kung saan yung mga politiko niyo, naalala niyo na sila'y nangangampanya po na kung saan ay napakagaganda po, napakabulaklak ng kanila po mga sinasabi, ng kanila mga pangako na alam naman po natin na ito'y laging napapako. Po, ang tatamis po na kanilang mga pangako. Pero ngayong pandemic, ano po nangyari? Yung po mga nangangako mga politiko po na yon na napako, na po nanahimik na po sila ngayon. Hindi nyo na po sila makita. No, nagtago na po sila. Pero noong sila'y nangangampanya, eh grabe naman. Lagi mo po silang makikita kahit saan. Pero ngayon, napakatahimik po nila. No. Pero ang hindi po nila alam, ito pong pandemic crisis na ito po, ito pong pinakamaganda sanang pagkakataon para sila'y mangampanya sa umagitan po ng pagbibigay tulong sa kapwa, sa taong bayan na kung saan hindi po nila makakalimutan. Ito pong tulong na kanilang maibibigay sa taong bayan. But of course, gagawin lang po yan ng mga politiko na talagang merong puso na maglingkod sa bayan at sa taong bayan. So, awit 119 verse 81 o line 81. Sabi po nun, pinanglupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas. Ngunit, umaasa ako sa iyong salita. So, ang maganda pong halimbawa dito ng paglalagak po ng pag-asa salita ng ating Ama sa Langit ay yung pong si Elijah. Tingnan niyo po sa 1 Kings, sa unang hari, 18 verse 1. Sabi po na pagkalipas ng ilang panahon, ng ikatlong taon na nang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab,
malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. So imagine nyo po, 3 years po na tagtuyot. At ito po ngayon, sinasabi ng ating Ama sa langit na malapit na daw po niyang padatingin ang ulan. At alam nyo po kung paano po ito pinanghawakan ni Elijah, yung salita lamang po ng ating Ama sa langit. Tingnan nyo po sa 1 Kings 18:41. Sabi po roon, no, ay sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom, naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. So ito po si Elijah ay umasa po sa salita ng ating Ama sa langit, bagamat wala pa po siyang nakikitang ulan, hindi pa po umuulan, pero para sa kanya, naririnig na po niya ang pagbuhos ng ulan. Na po. Kaya po sa verses 42 and 43, dun din po sa same chapter ng 1 Kings, sabi po rin, samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, ano po ginawa ni Elias? Umakyat si Elias sa talaktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka. So nanalangin po, sumubsob po sa lupa, nanalangin po si Elias. At sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat niya ang utusan at tumanaw sa dagat. Sabi po ng utusan, wala po akong makitang anuman. Wika ng utusan, 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. So si Elias po, 7 beses po siya nanalangin. Dahil umaasa po siya na ito ngayon pagkakaloob ng ating Ama sa langit. Dahil sabi ng Ama sa langit, uulan nga po. Pero yung pong ginawa po niya, inutusan lamang po niya yung pong kanyang servant na tingnan lamang po sa bundok, talawin lamang. Pinanghawakan na po niya yung pong pagtingin. Hindi po siya nakakakita. No? Sabi po nung 7 beses kang tumingin doon sapagkat ako'y 7 beses na mananalangin. Kaya tingnan po natin sa verse 44, sabi po ron, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakita po akong ulap kasing laki ng palad na tumaas mula sa langit. Magmadali ka, sabi ni Elias. Oh, grabe, di ba? Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karuahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. So hindi po nakita ni Elijah yung pong gapalad na ulap. Sinabi lang po ang pinatanaw lang. Siya po nananalangin lang. Umaasa lang po siya sa pangako ng ating Ama. Pero ang sabi po noong pong kanyang servant, nakakita daw po ng gapalad. Para sa kanya, yung gapalad po na yung magdadala na po ng malakas na ulan. Kaya ganun na lamang po, pinapasabi niya sa kanyang servant patungkol kay Ahab na magmadali at baka abutin po siya ng malakas na storm, ng tornado. Ganun po siya katindi sa kanyang inaasahan dahil sa salita ng ating Ama sa langit. At ano po nangyari sa kanyang inaasahan? Nangyari po ba? Verse 45, unang sentence, hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. So yung pong gapalad na ulap na nakita ng kanyang servant na ibinalita lang sa kanya, pinanghawakan lang din po niya yung balita na yun, yung salita ng kanyang servant, dahil pinanghawakan niya po yung salita ng ating Ama sa langit, yung gapalad po na yun, naging malaking ulap at madilim at lumakas ang hangin at bumuhos din po ang malakas na ulan. Bakit po? Dahil sa pag-asa niya sa pangako at salita ng ating Ama sa langit. Mga kapatid, sa pandemic na ito at sa mga pagsubok na maaring dumating sa atin, maaring nailagak mo ang iyong pag-asa sa ibang bagay, sa ibang lugar, sa ibang tao, sa kapwa mo. Pero alam mo na in the past, maaring maraming pagkakataon, maraming panahon na nabigo ka ng mga bagay na ito na napaglagakan mo ng iyong pag-asa. Maring ikaw din mismo, nasubukan mo na maraming beses na nais mong tumayo sa pagkakabagsak sa iyong kalagayan. And yet,
siguro ginawa mo na ang lahat ng best mo, you've done all your best, but your best wasn't good enough. Maaring tunog kanta ito sa iyo, pero maaring may katotohanan din ito sa situation na iyong pinagdadaanan ngayon. Because hindi rin po natin maaring ilagak ang ating pag-asa sa sarili lamang po nating lakas at karunungan. Subalit ang ating pong Ama sa Langit, nais po niya na huwag kang tumigil, huwag kang huminto, kundi maging katulad ka nung babaeng balo na patuloy na umaasa, tumatawag dun po sa hukom. Sapagkat alam niya na tanging yung hukom lang na yon ang makapagbibigay sa kanya ng katarungan na kanyang matagal nang hinihintay. Gayun din po sa ating Ama, ang nais lamang po niya ay patuloy tayo tumawag sa kanya araw-gabi, sapagkat hindi po niya ipagkakait ang ating inaasahan ayon sa kanyang mga pangako. Sabi nga po sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So kung tayo po'y maghihintay lamang sa Panginoon at patuloy tayo still getting up sa tulong at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin na kanyang pinagkaloob, sasamahan niya po tayo, tutulungan sa ating pagbangon. Nais ko pong ipakita sa inyo ang video na ito. Alam ko po napanood na po natin ito many times. Pero nawa, muli itong makapag-inspire at makapag-motivate sa atin, lalo na po kung tayo'y bumagsak o nanghihinaan ng loob o nawawala na ng pag-asa. Let's watch this video once again. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And, so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going, like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this, ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Now I surrender.
hayaan po natin ng last verse na ito ang maging pong conclusion at panalangin ko para sa inyo. Roma 5:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa'y pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa magitan ng inyong pananampalataya upang magpumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ang ating pong Ama sa langit, siya po ang fountain ng hopes, fountain of hopes ng ating pag-asa. Siya po ang bukal ng ating pag-asa sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu na nananahan po sa bawat isa sa atin. At naway puspusin nga po tayo ng kanyang banal na Espiritu na magbibigay ng pag-asa sa atin. Bago po tayo manalangin, ay ipartake po muna natin ang pinagmumula ng ating pag-asa, ang sakripisyo na ipinagkaloob sa atin ng kanyang anak, ng ating Mesiyas, sa magitan po ng pagkamatay sa cross, na kung saan siya po'y dumanas ng matitinding pagsubok, pero umasa na ibibigay sa kanya ang trono na ipinagkaloob naman po ng ating Ama sa kanya. Sabi po sa 1 Corinthians 11:27-30, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. So ang ating pong Ama sa langit, ang ating Mesiyas, ay inaanyayahan niya po tayo na kilalanin po natin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, ang bagong tipan. So hindi daw po ito ritual lang na lagi po natin ginagawa, kundi kilalanin po natin ang kapangyarihan ng kanya pong sakripisyo bilang simbolo ng mga elemento na ito na ating tatanggapin sa mga oras na ito. Pero sa pagkakataon po na ito ay tayo po muna ay siyasatin ang ating mga sarili, sa ating mga kahinaan, kasalanan, at ituon po natin ang ating isip na ito nga po ay ang katawan at dugo na magbibigay ng kagalingan at kapatawaran at paglilinis sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa inyo dahil nga po sa aming mga kasalanan. Samahan nga po ninyo kami sa oras na ito ng aming pagtanggap ng iyong banal na communion. Kinikilala po namin ang aming mga kahinaan. Alam po namin na kami nagkasala laban sa iyo. Anumpaman, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo at kinikilala ang iyong katawan at dugo na may kapangyarihan, makapaglinis ng aming kasalanan at makapagbago ng aming buhay at gumaling ang anumang aming nararamdaman na karamdaman. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Yahushua Jesus. Hallelujah. So kung nandito po ang mga ama natin sa tahanan, ay maaari po kayong manguna sa inyo pong tahanan para po sa komunyon na ito. Ibibigay ko po sa inyo ang instruction, kayo po magbabahagi ng mga elemento ng tinapay na pagpipirapirasuhin po ninyo, babahagi sa inyong pamilya at ganyan din po ang bagong tipan. Pagkatapos po nito, ay i-bless nyo po ang bawat miyembro ng inyong pamilya, yung nais nyo pong blessing na kanila pong tanggapin.
So nung gabi pong ipagkanulo ang ating pong Mesiyas ay dimampot po ng tinapay at nagpasalamat. Aming Ama, maraming salamat po sa mga biyaya na aming tinanggap mula sa inyo. Salamat po sa katawan mo na iyong ipinagkaloob sa amin upang aming alalahanin. Sa pangalan ni Yahushua, Hallelujah. Pagkatapos mo siya'y magpasalamat, ay pinagpirapiraso ang tinapay at ipinamahagi sa kanyang mga alagad. So, sabi po niya, ay kunin niyo ito at kanin, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, mga Ama, sa tahanan, ipamahagi niyo po ang katawan ng ating Mesiyas bilang pag-aalaala sa kanya. Ngayon, sabay-sabay po nating tanggapin ang kanyang katawan. At ngayon din po, pagkatapos po maghapunan, ay dinampot po ng ating Mesiyas ang kopa at sinabi, ito po ang kopa ng bagong tipan. Kunin niyo ito at inumin, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopa na ito, ay pinapahayag natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang muling pagparito. Kaya muli mga Ama ng tahanan, pamahagi po natin ang kopa ng bagong tipan sa ating pamilya. At ngayon, sabay-sabay po nating tanggapin ang kopa ng bagong tipan. Sa panahon po na ito, tayo po'y mananalangin at ang tahanan po at ang Ama ng tahanan ay pwede niyo pong i-bless ang bawat pamilya, miyembro ng inyong pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pag-asa na yung pinagkaloob po sa amin ngayon at alam po namin ngayon na kayo nga po ang dapat na paglagakan namin ng aming pag-asa. Ikaw at ang iyong salita ang aming pangahawakan sapagkat alam namin na hindi niyo po kami bibiguin. Salamat din po sa sakripisyo ng iyong anak na ipinagkaloob niyo po sa amin na aming tinanggap sa gabi na ito, sa araw na ito, sa pamamagitan ng banal na komunyon na iyong pinagkaloob sa amin tinanggap ngayon kasama ng kaligtasan na aming inaangkin na iyong pinagkaloob sa amin dahil sa pagkamatay ng inyong anak na kumuha ng kapatawaran o ng kaparusahan sa aming pong mga kasalanan. Sa pagkakataon po na ito ay binabasbasan din po namin at pinagpapala, binebless ang aming pamilya, ang aming tahanan. Ito po yung pagkakataon na mga Ama ng tahanan, i-bless niyo po ang inyong mga anak isa-isa, ipataw niyo po ang inyong mga kamay at pagpalain po sila sa kung ano man po yung nais niyo pong tanggapin nila at mangyari sa kanilang buhay at marating nila. Sige po, ipataw niyo po ang kanilang kamay. We claim, o aming Ama, ang mga blessings na ginagawad ngayon ng bawat ama sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo nga po ang mga anak na ito at sila'y maging malalim sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala at pag-asa sa iyo at sila'y magkaroon ng mahaba at malawig na buhay, maging masunuring mga anak, mababait, at ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang sakit, karamdaman, kapahamakan. I-bless niyo rin po ang ilaw ng tahanan ng mga asawa at palayin, bigyan ng karunungan, kalakasan, kalusugan sa pangunguna din sa pagtuturo sa aming mga anak sa aming tahanan. We claim, o aming Ama, by faith at may pag-asa sa iyo na ang lahat ng aming dalangin ay iyong dinirinig. Kayo din po, ingatan niyo po ang bawat isa. And we claim na makaahon po kami sa pandemic crisis na ito at tumigil na po ang infection o pagkalat ng infection ng COVID-19
na ito. Sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala at alam po namin na dinidinig ninyo ang aming mga dalangin. To you, O the glory and the praise in Yahushua's name. Hallelujah. So marami po, maraming salamat po sa inyong pong precious time na makasama po namin kayo. Umaasa po na kami na patuloy po namin kayong makakasama sa mga susunod pa po nating mga gawain. Lalo na po upang pag-usapan po natin yung huling powerful discipline na kailangan po natin sa ganitong huling panahon o mga huling araw. So, nawa po ang pag-asa na nasa iyo ay patuloy na makapagpalakas ng iyong pananampalataya sa ating Ama sa Langit. Patuloy po tayong pagpalain ng ating iisang Ama sa Langit. Keep safe and shalom.